Sa panahong ito, kapag ang mga tagapakinig ng musika ay hinandugan ng napakaraming mga kanta, isa lamang o dalawa sa mga ito ang tatatak sa isipan ng mga tao. Bukod sa mga nakaka-LSS na kanta at caption-worthy na mga lirika, ang mahika ng musika ay namamalagi sa puso ng isang artist, sa kanyang tapang na ibahagi ang kanyang parte ng sarili sa mundo. Mapalad ang OPM dahil marami itong mahuhusay na mga awit na patuloy na gumagawa ng mga kanta na mayroong sinasabi. Isa sa kanila ay si Moira de la Torre. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay hindi na sikreto sa mga Pilipino matapos niyang ibahagi sa mga tao ang kanyang mga pinagdaanan. Nakilala natin siya bilang isang artist na nasa likod ng mga mapanakit na OPM songs ngayon. Bakit nga ba minsan ay nakakakilig at minsan naman ay masyadong mapanakit ang mga kanta ni Moira? Yan ay dahil marami siyang pinanghuhugutan. Siyempre, may love life siya noon with Jason. Gusto niyo bang malaman kung paano nagsimula at paano nahantong sa pagtatapos ang kanilang love story? Tara na at ating alamin! Bago ang lahat, mas kilalanin muna natin si Moira. Si Moira Rachel Bustamante Cruzado de la Torre na isinilang noong November 4, 1993 ay isang pop singer, songwriter at musician na pinakanakilala para sa kanyang kanta na Torete na na-feature sa pelikulang Love You to the Stars and Back. Inilabas niya ang kanyang unang full-length debut album na may pamagat na Moira noong 2014. Siya ay mas sumikat para sa kanyang covers ng Sundo ng Imago, Torete ng Moonstar 88, at ng Himig Handog winning single na Titibo-Tibo. Noong October 2017, siya ay nag-perform sa finals ng songwriting and music video competition na Himig Handog. Ang kanyang interpretasyon ng Titibo-Tibo ang nagpanalo sa kanya sa competition. Noong February 2018, ang kanyang unang concert na tagpuan ay nag-sold out sa loob lamang ng 4 na araw para sa unang gabi nito. Si John Prats ang naging direktor ng nasabing concert. Dahil sa public demand, ang concert ay nagkaroon ng 2nd gabi. Ang kanyang debut album noong 2018 na Malaya ay finiture ang kanyang hit singles na Malaya at Tagpuan. Noong December 2018, siya ang naging Spotify's number one most streamed artist in the Philippines. Love Story. Maraming nagulat nang malaman ng showbiz couple na sila Moira de la Torre at Jason Hernandez ay kinumpirma ang nakakalungkot na balitang hiwalay na sila. Ang musical power couple na gumawa ng matatamis na kanta ng magkasama ay ikinasal noong 2019 kung saan naging saksi ang napakaraming mga artista. Hindi rin nagtagal ang kanilang fairy tale ay nagtapos din at inamin ni Jason na hindi siya naging faithful kay Moira. Sinabi ni Jason ang mga linyang, 3 years ago, I married my best friend with the intent of spending the rest of my life with her. Though my love for her has always been genuine, a few months ago, I confessed to Moira that I have been unfaithful to her during our marriage. Tara na at ating balikan ang kanilang relasyon, kasama ang magaganda at hindi magagandang moments nila together. The Beginning. Si Jason Hernandez at Moira de la Torre ay nagkakilala noong 2012. Sila ay parehong music production students sa De La Salle College of St. Menild. Madali silang nagkamabutihan at naging best friends. Noong December 4, 2016, alas 11 ng gabi, narealize raw ni Jason na nahulog na siya kay Moira. Ayon sa kanyang kwento, pinapanood lamang daw niya si Moira habang nagsusulat ito sa kanyang planner nang bigla niya itong narealize. Nagdesisyon siyang ligawan si Moira matapos ang 1 buwan. Hindi naman din pinaghintay ni Moira si Jason ng matagal. Umuo siya bilang girlfriend ni Jason noong February 16, 2017.
Noong February 2018, ipinagdiwang nila ang kanilang unang anibersaryo bilang mag-boyfriend-girlfriend. The Calm Before the Storm. Noong April 2018, nangyari ang pinakamagandang surprise sa kanyang buhay. Lumuhod sa harap niya si Jason at nag-propose itong maging asawa niya. Nang ma-interview sila ni Vice Ganda, sila ay naging engaged sa set ng Tagpuan music video. Wala pang isang taon matapos nito, ikinasal sina Jason at Moira. Sila ay nagkaroon ng civil wedding bago ang kanilang star-studded garden wedding noong January 8, 2019 sa Nara Hill. Si Regine Velasquez at ang asawa nitong si Ogie Alcacid ay makikitang dumalo sa kasal. Nandun din sina Eric Santos, Marika Reyes, kasama ng asawa nitong si Richard Poon at Sam Milby. Matapos ang isang taon, sila ay nagsulat naman ng mahahabang Instagram post para sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang buwan sa buwan ng Nobyembre, tinawag naman ni Jason si Moira bilang his light, his smile, his warmth sa Instagram. Ang mensaheng ito ay parte ng kanyang birthday tribute para kay Moira. Ipinagdiwang ng couple ang kanilang third anniversary noong January 2022 at sinabi pa ni Moira ng kanyang pagmamahal para sa asawa ay more than she will ever be able to sing about. Jason and Moira No More. Noong April 2022, nagkaroon ng rumor na nagsasabing may pinagdaraan ng pagsubok ang relasyon ni Moira at Jason. Noong mga panahong iyon, itinanggi pa ni Jason ang lahat sa isang tweet. Ngunit matapos ng ilang mga linggo, kinumpirma ng dalawa na tinapos na nila ang kanilang relasyon. Sila ay naglabas ng isang joint statement sa huling araw ng Mayo taong 2022. Ang caption ni Jason para sa kanilang statement ay naging viral. Sa loob nito, inamin niyang siya ay nangaliwa sa relasyon. Sa kanyang mga linya na, "She deserved to know the truth rather than continue down a peaceful but dishonest path. I take full responsibility and I'm doing my best to be better." Jason's newfound love. Kamakailan lamang, si Jason ay nagpost ng tungkol sa kanyang bagong mystery woman. Ang singer-songwriter nagbahagi sa kanyang Instagram ng mga litrato nila sa Horseshoe Bend in Arizona. Pareho nilang ine-enjoy ang view habang may hawak na gitara si Jason. Sa kanyang caption, sinabi niya, "Siya ang nagligtas sa akin, ang nagbalik ng aking ngiti." Nitong buwan lamang, si Jason ay nag-ingay sa mundo ng internet nang mag-post siya ng isang sweet na litrato kasama ang babae. Mabilis namang itinanggi ni Moira na siya ang babaeng nasa litrato. Kahit na hindi naman direktang nag-comment si Moira tungkol dito, sinabi niya sa isang Instagram post ang mga salitang, "Ako'y tahimik lang sa umpisa. Eme, di ako yon." Sa kabilang banda, si Moira ay patuloy lamang na gumagawa at naglalabas ng mga bagong musika simula noon, tulad ng Ikaw at Sila, na tila isang sagot sa kanilang duet na Ikaw at Ako. Si Moira ay nagtutour din sa buong mundo at sa Pilipinas at mag-release na naman ng isang bagong album. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!